Mga kapuso, kaugnay pa rin ng ating pagbabantay sa Bagyong Marcy at sa magiging lagay ng panahon, makakapanayam natin live ngayong umaga si Ms. Ana Cloren Horda, weather specialist mula sa PAGASA. Ms. Ana, good morning po. Yes, magandang umaga po, sir. I grew up sa ating mga taga-subaybay. Hihina na po ba itong si Bagyong Marcy at saka nasan po ito ngayon? At kailan po inaasang lalabas ng Philippine Air Responsibility itong si Marcy? Sa ating pagtaya po, no, or simula po nung nakalabas po siya or nagkaroon po siya ng interaction dyan sa may landmass ng Northern Luzon, ay unti-unti pong nag-weaken itong bagyong si Marcy. Pero sa ating pagtaya, nasa typhoon category pa rin po ito, no? Umaabot pa rin sa 155 kilometers per hour yung kanyang taglay na lakas ng hangin. So kahit Bagyong Mina ay relatively malakas pa rin po ito. Kaya sa kasalukuyan, may mga nakataas pa rin po tayong tropical cyclone wind signals. At number 4 pa nga rin po sa may bahagi na Ilocos Norte, northern portion na Ilocos Sur, northern portion na Abra, at sa northwestern portion na Apayao, at sa northwestern portion na mainland Cagayan. Pero habang kumikilos po ito palayo na ating Philippine landmass, ina-expect natin na bahagyang hihina pa rin po itong bagyong si Marcy dahil nga sa interaction niya doon sa northeast o sa malamig na hangin po galing sa Hilagang Sila. Mararamdaman pa po ba ang bagyong Marcy ngayong darating na weekend, Ms. Ana? Dahil nga sa inaasahan natin na mabilis na pagkilos nitong bagyong si Marcy, ay mabilis din nating inaasahan ang pag-aliwalas ng panahon, lalo na po sa bahagi ng Northern Luzon area by weekend. Yung bagong binabantay ang low pressure area po, posible po bang lumakas? Kailan po ba ito maaaring maging bagyo? Yes po, Sir Arjun. No? So kasalukuyan nga po ay itong binomonitor natin na low pressure area sa labas nating area of responsibility ay mababa ang tsansa na mag-iisang bagyo within the next 24 hours. Pero dahil nasa karagatan ito, hindi natin nirurule out yung possibility na maging isang bagyo rin po ito at posibleng pumasok sa ating area of responsibility within the next 24 to 36 hours. Maraming salamat. Magandang umaga po, Ms. Ana Cloren Horda, weather specialist mula sa PAGASA. Ingat po kayo. Salamat po. Magandang umaga.